We're very happy that I've been chosen to play the role of Thuy in Miss Saigon UK tour. And po. Mag-share na rin ako ng ano po siguro ng konting experience ko po dun sa auditions ko po ano. Yun po, February 2016 we learned of the announcement of Miss Saigon auditions. And actually nung una talaga medyo hesitant kami kasi wala akong personally wala akong masyadong alam sa mga songs sa Miss Saigon. Yung isa lang yung Sun and Moon lang ayan because of Miss Leia. And then ayun, but dahil sa mga kaibigan namin sa mga veteran na press people, talagang i-encourage nila kami ako na mag-audition for the role of Thuy pagka nagkaroon daw ng audition dito sa Manila. Sabi namin, sige, we will study the role. And then ayun, we studied the role and finally decided to audition for Miss Saigon. Ayun po. And then after that, yun po, nung first audition ko, ay registration muna pala. Talagang grabe, ang daming nagpalista. Talagang nakipila po ako doon sa initan, doon sa Opera House sa Makati. And then, ayun, number 164 po ako, pang 164. And then, kinabukasan ba yun? Kinabukasan na yung first audition talaga. Ayun, after 2 days pala, after 2 days yung mismong audition, first audition. And then, ayun, nung first audition, we were given a minute to sing. Ayun, in front of, nung una, two panels pa lang yun nandun, si Director Bobby Garcia of Atlantis Productions, and then si Casting Director Paul Wooler of Miss Saigon. Ayun po, and then yung aking audition piece, yung very unconventional song ni Thuy, siya mismo, Laksan Loob, talagang kay Thuy na agad yung kinanta. I got Director Paul Buller's approval. Sabi niya, that's actually pretty good. You're done, sabi niya sa akin. And then yun, nakakuha po ako ng callback slip. This is the second audition. Ayun, mas marami na yung panels na nandoon. Nandun na si Director Lawrence Connor. Nandun na si Stephen Brooker, the musical supervisor of Miss Saigon. And then, yung pula si Director Bobby Garcia and Casting Director Paul Wooler. Ayun, mas nakakaba na this time kasi may kaduet na ako si Miss Carla Laforteza. Ayun, siya yung Kim Jammer at that time. And then nagulat nga ako kasi parang nag-ano pa siya sa akin, bulaga. Nasa likod ko na pala siya. Siya pala yung kaduet ko. Dito, wow, may kaduet na dito. Sabi ko, hindi ko in-expect. Kasi I've been rehearsing yung mga songs ni Thuy. Ako lang mag-isa. So ito, sabi ko, shit, lalo na. sorry, brother. Sobrang mas nakakaba nung nakita ko may kaduet ako. Tapos si Miss Carla pa, parang, wow, isa sa mga veteran na theater actresses na natin dito sa industry. And then ayun, yung unang pinakanta sa akin yung Thuy's intervention, sabi niya, lumapit agad sa akin si Stephen Brooker, sabi niya, "You're doing good, Gerald, but you need to relax," sabi niya sa akin. Because, alright, do you need some water? Sabi niya. So, ayun. Thankfully, nakahinga ako ng konti at nakakuha ako ng tubig, nakainom ako ng tubig. And yun, naka-perform naman ako ng ayos dun sa mga susunod na ano. Talagang paulit-ulit yung pagpapakanta nila ng mga songs. Talagang they're pushing it to the limit na dapat makuha mo yung emotions na hinihingi nila. Ayun po. And then, third auditions, ito na yung dance and ensemble day. And dancing is my Waterloo. So, sabi ko, takot na takot ako, paano ako sasayaw? Kasi may jazz, may kung ano-ano pang iba't ibang gagawin doon. And may mga pinaaral din ng mga pang-ensemble ng mga songs. Like This Is The Hour, kasi may mga blending pa. So, binigyan kami ng sheet music para mas mapag-aralan namin ng detalye yung mga songs.
dun sa yung sa ensemble. So ayun, but thankfully in the middle of that dance auditions, pinatawag ako sa kabilang room to perform for the three British directors. Yan sila, the director Lawrence Connor, Paul Wooler, and Stephen Brooker. Yan, mas pinalipat nila ako sa kabilang room, pinakanta nila ako, pinakanta pa nila si yung mga songs ni Thuy, tapos mas sinexplain pa nila sa akin kung how to attack the role of Thuy. Talagang they're digging deep talaga yung emotions talaga. Sabi nila talaga from the roots dapat yung maramdaman yung pagmamahal mo kay Kim, but you're not a villain here. Yun. So yun yung pinapaliwanag nila. It's not like you wanna kill Kim dito. Sabi nila. So ayun, hanggang afternoon, walang, basta sabi lang, you're done, Gerald. Thank you so much. We appreciate your hard work. And then, nung kinabukasan, may tumawag na lang. Walang callback slip nun, ha? Nung kinabukasan, may tumawag na lang sa amin na pinapatawag ako for the final callback with in front of Claude Michel Schoenberg. Ayun na. Sobrang, parang mababaliw na po kami. Sobrang kabat. Sobrang, ako nanginginig ako sa kabat, sa excitement dahil, wow, final audition daw. Tapos ayun na, dumating na. Tapos kinabukasan din, ano? Kinabukasan din yung final auditions. Nagulat ako, mga nasa around 8 to 10 na lang kaming nandun nung final auditions. So, ayun na, nung turn ko na, de pagpasok ko, si Claude Michel Schoenberg agad yung bumungad sa akin doon. Tapos ang dami nila doon sa loob ng room doon sa opera house. Around siguro mga 15 people all in all. Pati yung mga staff ng Miss Saigon nandun din for mga British production doon sa room. Then as sobrang nakakakaba. But thankfully, nagustuhan naman nila yung pagpe-perform ko. Pero may mga ilang pointers pa sila. Yan, mas may mga hinihingi pa sila, may mga tinuturo pa sila. And then talagang pinakanta nila sa akin ng paulit-ulit yung mga songs ni Thuy. Ngayon, and then after that, sabi nila, you're done, Gerald. Thank you so much. Yan lang muna. Kasi yun na, the waiting game. Naghintay na kami. And sobrang tuwa namin na April 27, 2016, dun yung first email sa amin na they are considering me for the role of Thuy. So, ayun. Sobrang tuwa kami, pinanghawakan namin yun, and yung mga positive na mga sinabi dun sa auditions. And then ang tagal, wala pong balita, walang balita. Kahit lumabas na nga po yung balita about sa Broadway. Kasi at that time, nung nag-audition po ako, Broadway pa lang. Parang hindi pa ata pina-announce yung about sa UK tour. Ayun po. So, nagulat kami October 18. Nag-email ulit si casting director Paul Wooler na in November daw, i-email daw nila uli kami na babalitaan daw for an update. So, ayun, hintay uli. Wala. November, walang balita. Wala. Naghihintay kami ng email. Parang wala. Sobrang nakaka-down, nakaka-discourage. Tapos, nagulat kami, December 9, may nag-email, Miss Saigon UK Tour. Wow, grabe na pagtingin. Tapos pagtingin namin, Director John Pierre Van Der Spooy. Nagpangilala siya, he'll be directing daw the UK Tour of Miss Saigon. And, sabi niya dun sa email niya, ano, him and Mr. Cameron McIntosh were very impressed dun sa audition video na pinakita sa kanila. And po, and then gusto niya raw ako makausap sa FaceTime or sa Skype para i-discuss yung tungkol sa role ni Thuy. Ayun po. And then December 9 yun. December 12 dun December 12 po ako nagpa-schedule ng FaceTime chat namin. Ayun po, nakausap ko siya, ayun, pinapaliwanag niya sa akin on how to attack the role, mas ano pa daw, ganito ganyan.
Sabi ko parang wala pang confirmation at that time. Sabi ko parang ano ba to? Ano na ba talaga to? Pasok na ba talaga to? Parang ganun. Ayun, December 23, finally, they emailed us offering me the role of Thuy. Ayun po. And of course, with no hesitation, we accepted the offer. Ayun po. How was it?